Ang pangalan ng pinakasikat na kalye sa Binondo, Chinatown ay Ong Pin. Si Maman Ong Pin, Itan Bensiang, siya ay may monumento sa tabi ng simbahan ng Binondo. May nagbibaw sa akin na dahil ang monumento ay may hawak na sobre, actually, suhol daw yun dahil mahilig raw manuhol ang mga Chino. Actually, masama siyang bibaw sapagkat si Maman Ong Pin, bagamat Chino, ay isang bayaning Pilipino. Si Don Roman ay isinilang sa Binondo February 28, 1847. Ama niya si Simon Ong Pin na bagong salta mula sa Fujian, China na naging negosyante ng kandila. Sa edad na 35, nakapagtatag na siya ng isang tindahan ng mga gamit sa paglikha ng sining, ang L-82, na kumakatawan sa taon ng pagkamatay ng kanyang ama at ng pagkakatatag ng tindahan, 1882. Ang tindahan na ito ang nagpauso ng pagtatakda ng presyo o fixed pricing ng mga paninda dahil noon bago ito nadadaan ng lahat sa pagtatawad. Nagbenta siya ng mga pintura, barnis at iba pa. Naatasan siya ng mga Espanyol na maging primer teniente de mestizos, isa sa mga itinuturing na assistant ng Gobernador Silio ng Binondo mula 1883 hanggang 1885. Dahil siya ay nagsilbi sa pamahalang Espanyol, pinagsilbihan ng kanyang mga negosyo ang mga sundalong Espanyol, subalit yun pala, bumibili rin sa kanya ang mga intelektual at alagad ng sining noon. Ilan sa mga ito, sina Antonio at Juan Luna, Pedro Paterno, Mariano Limhap at Pascual Poblete. Kaya ang tindahan niya ang naging popular na hugpungan upang makibalita ukol sa propaganda movement at kung saan patagong nakakakuha ng mga babasahing propaganda. Nagbigay rin siya ng suportang pinansyal, pagkain at bala sa mga revolusyonaryo at itinuring niyang si Andres Bonifacio ay isang man of deed, ang taong may gawa. Nakulong siya dahil dito noong 1896. Nang masunog ang kanyang tindahan noong February 6, 1898, ibinigay niya sa hukbong mapanghimagsik kay General Emilio Aguinaldo ang 90% ng insurance money na natanggap niya. Nang mapasa kamay ng mga bagong kolonisador ng mga Amerikano ang mga sulat niya sa mga mapanghimagsik, ikinulong siya ng mga Amerikano ng ilang buwan. At mula noon, isinumpa niyang hindi bebentahan ng ni isang gamit ang mga Amerikano at sinabi sa mga anak na ni isang kusing hindi dapat sila tumanggap mula sa mga ito. Lalong nagigting ang kanyang pagsama sa mga makabayan. Naging ingat yaman ng Union Obrera Democratica, isang kilusan ng mga manggagawa at taga-suporta ni Isabelo de los Reyes at naging matulunging pilantropo. Naging pangulo ng Casa Asilo de Invalidos Filipinos por la Guerra, La Protección de la Infancia at Gota de Leche. Nang mamatay siya noong December 10, 1912, sinunod ang kanyang mahigpit na bilin na mailibing na suot ang Barong Tagalog sa Cementerio del Norte. Noong 1915, ipinangalan sa kanya ang Calle Sacristia sa Binondo.